So, ayan. Welcome back sa aking channel, mga lalabs. So, for today's video na naman, mga lalabs ko, ay tuturo ko naman po sa inyo or isang platform na kung saan ay maaari nating lapitan in times po na kailangan po natin ng pera. So, usapang pera po tayo ulit ngayon. Usapang utang online. So, lending online application po ang pag-usapan po natin ngayon. At kung bago ka pa lang po sa channel ko at napadpadkod ka dito, so please consider to subscribe and click nyo na rin po ang notification bell para naman po updated ka sa mga in-upload ko na video tutorial. So let's get started, mga loves! So, disclaimer lang po mga lalabs ko. So, hindi pa ako promoter or hindi wala pong nag-sponsor sa akin na para po i-promote or ipakilala yung platform nila na ito. Ako ay isa lamang po na borrower din po, creditor na nai-engage din po sa ganitong utangan online. So, ito po ay based lamang po sa aking own experience na kung saan po ay actual din po ako na nangungutang sa kanila. So, ito pong ginagawa ko ay binabahagi ko lang po sa inyo kung isa ka po sa na-engage na rin sa utangan online. So, at least sa pamamagitan po nito na ginagawa kong pag-video is magkaroon po kayo ng idea, opinion para malaman nyo po kung paano ba yung sistema ng pagpapautang ng platform na ito. So, kagaya po kung isa rin po kayo sa mga nangungutang, so advice ko lang po is maging responsible lang po tayo sa ating mga commitment sa ganito pong utangan online para naman po hindi po tayo binubulabog o hindi po tayo hinaharas ng ibang mga online lending application ng mga agent. So, kagaya ko na ilang platform na rin po yung nauutangan ko, good payer naman po ako sa kanila. At so far as of now is sa tatlo pong platform na nasubukan ko na pong utangan, wala pa naman po akong or wala pa naman pong tumatawag sa akin mga agent para po iharas ako or bulabogin na nila ng kanilang mga text messenger and call. So be responsible po tayo, and then kapag nag-commit po tayo sa ganitong utangan, magbayad din po tayo o tama at maayos para po maganda rin po ang record po natin sa kanila at para hindi rin po masira ang ating pangalan sa kanila. So, dahil na-engage tayo sa ganito, be responsible at para maging maayos lang po ang relationship natin between po doon sa platform na nauutangan natin. So, ayan mga lalabs. So, itong share ko po sa inyo mga lalabs na platform is actually, wala po siya sa Play Store. So, i-search po natin siya via Google para makapasok po tayo sa kanilang website or site. And then, doon po tayo gagawa, mag-apply online. So, doon natin mismo sa website nila gagawin yung transaction. So, okay. So, under Google mga lalabs, so search nyo lang po si finbro.ph. So, ayan siya. So, ayan. So, finbro.ph. So, ayan. So, dito makikita nyo na kaagad na pag bukas nyo pa lang po ng site po nila. So, makikita nyo na kaagad yun. So, pag bukas nyo pa lang ng site nila, so, makikita nyo na kaagad na may nakalagay na apply now. So, choose loan amount 10,000. So, ganoon. So, but before that is, pag-aralan po muna natin si Finbro kung registered ba siya under Security Exchange Commission para maging sure po tayo na legit po talaga sila. So, dito nakalagay, 98% of customers are very satisfied with Finbro service. So, why choose Finbro? Get application approved within few minutes lang sa kanila. So, okay. So, easy and fast service. Select desired loan amount and fill out application form. So, dito, meron na kaagad silang nakalagay na apply now. So, ayan. So, kay Finbro naman, allowed po is age to 20 to up to 65 years old. Location nationwide, occupation, have stable income. So, yun yung kailangan nila ng requirement. So, trusted by the following partners, Cebuana, Union Bank, M. Lewelier, and True Money. So, meron din silang contact information. So, ayan.
ayan. So, may advisory din sila. The borrower should study terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan application. So, si Fenbrook.ph is owned and operated by Sophie Lending Incorporated. Security Exchange Commission registered number. So, ayan nakalagay po dyan. CS20190A275 and Certificate of Authority number 2990. So, ang address po nila is Unit 1405 Philippine Stocks, Kings Tech Type, San Antonio, Pasig. So, ayan. So, about sa company nila, Fenbro is an online lending platform in the Philippines that helps you get quick loans to cover unexpected expenses. So, we make sure that your lending experience is simple, fast, and convenient. So, ayan. So, si Fenbro is nag-offer starting from 1,000 up to 50,000 with payment terms of up to 12 months. So, long-term po sila dito mga lalabs. So, you can apply for a loan using your smartphone or laptop, get approved in minutes, and receive the money through your e-wallet or bank account. So, maganda sa kanila mga lalabs dahil pwede mong ma-receive yung loan amount mo via GCash or e-wallet or bank account nyo. So, pwede po. So, why choose Fenbro? It is easy, simple, fast and reliable. So, your information is 100% secured. We are a data privacy compliant company. So, ayan. So, legit po sila mga lalabs. So, start na po tayo mag-apply kung makakapasa ba tayo dito. So, dito mga lalabs, itatry ko siyang applyan. At least, makahiram ako ng 1,000 pesos ngayon. Kung makakapasa ako, para po makita nyo rin po kung paano ba yung sistema ng pagpapautang nila, kung magkano ba yung deductions or yung mga charges po nila. So, ayan. So, mag-apply tayo ngayon. So, sa pag-apply, click below to see your loan offer. So, click nyo lang po itong apply now. So, dito yung yan, nakagad tayo ng basic information. So, ayan, fill up lang po natin. So, choose loan amount. Meron nakagad sila dito ng 10,000. So, personal information. So, lagay lang natin dyan. So, middle name. So, ID card type select option. So, dito mga labs, kailangan pa rin syempre ng ID. Any government issued ID. Sa akin, so, nakaready ko na kagad is SSS ID ko. So, ayan, pipiliin ko lang po ang SSS ID. Tulapan nyo lang po mga labs kung ano yung mga hinihingi dito. So, ayan, kailangan din nila dito ng email address nyo. So, ayan. So, kailangan may mga nakaready po kayo na email address nyo para po sa confirmation po yun ang loan ninyo. So, okay. So, kailangan din nila ng phone number. So, ang ilalagay nyo po ay yung active na phone number po ninyo. And then, get verification code. So, send nyo lang po yan. So, magpapadala sila ng verification doon po sa number na pinadala po ninyo. So, antayin lang po natin. So, kung dumating na po yung verification, sinin po sa number na nilagay nyo po. So, lagay nyo lang po sa verification code. And then, dito mga lalabs, hihingian din po kayo ng password. So, create po kayo. Password must have at least 4 characters. Pag okay na po yung password nyo, so, click nyo lang po itong continue. So, dito mga lalabs, to edit loan application. So, choose loan amount 10,000. So, choose loan terms 30 days po. So, dito, pwede nyo po siyang i-slide left kung gusto nyo po na kung magkano lang po yung amount na ilo-loan nyo po. So, sa akin, so, itatry ko lang po muna yung at least 1,000 po muna. So, pipiliin ko yung 30 days. Ang ilo-loan ko 1,500 and then 30 days. So, titingnan ko kung magkano yung magiging deductions niya kapag 30 days po yung pinili ko. So, dito mga lalabs, makikita na pala kaagad dito kung magkano yung charge or magkano yung ibabawas sa'yo doon sa fund na marireceive nyo. So, let's say yung ilo-loan ko is 1,500. So, next payment date is March 25, 2023. So, yung interest niya po mga lalabs is 90 pesos.
Processing fee, 135. Borrower's advantage package, 568. So, loan tenor, 12 months. Total amount due is 2,293. So, ayun mga lalab. So, makikita na pala kagad dito kung magkano yung pera na ibabalik mo sa kanila. Dito makikita nyo na kagad na so, log in securely with your online banking. So, safe, fast, trusted. Choose your bank. So, ayan. So, dito kung wala po kayong bank or wala po kayong bank account. So, anyway po, ang available bank po nila is BPI, Metrobank, and Security Bank. So, pag wala po kayong bank account, so, click nyo lang po itong skip this step. So, ayan. Skip this step. So, kung wala po kayong bank account, mga lalab, so, pwede po dito yung e-wallets po. So, GCash, via GCash yung gagamitin natin para ma-send yung loan amount natin. So, click nyo lang po ito na e-wallets. Ayan, and then, so, ayan. So, click nyo lang po kung GCash yung papadalhan nyo, PayMaya or GrabPay, DCPay, OmniPay or StarPay. So, click lang po ang GCash. So, ayan. Hingi-ahangaan tayo mga lalabs ng documentation for verification ng SSSID. So, your photo is on the front of the ID with no flash. So, ayan. So, take photo. So, picture natin yung ID natin. So, ayan. So, okay na siya. And then, selfie with document to increase your approval rate. Please make sure that your photo is not blurred. So, ayan. So, magpipicture ka dito kasama ng ID mo. Then, click lang po ang continue. Lagay dito, please wait. It might take a few minutes to process your loan application. So, ganun lang po kadali mga lalabs mag-apply po sa Finbro. So, antayin lang po natin na pumasok sa aking GCash account yung aking niloan. Dahil nakalagay naman na doon po kung magkano po yung magiging deductions po and then paano ba mag-apply sa kanila. So, for my next tutorial po, so ipapakita ko naman po sa inyo kung paano ba mag-repayment kay Finbro. But as of now, na ipakita ko po sa inyo kung paano ba mag-apply po sa kanila. So, wala po silang hinihingi na certificate of employment. Optional naman po kung may bank account ka, pwede po na gamitin nyo po kung gusto nyo loan i-send yung loan nyo. And then, pwede rin po ang e-wallet. So, GCash or PayMaya. So, Maya, meron po silang ganoon. So, medyo dito lang po natatagalan sa pag-send po sa GCash ng loan amount. So, thank you for tuning in mga lalab. So, abangan nyo lang po yung next ko na video about po how to repay kay Finbro via GCash naman po yun. So, thank you very much po mga lalabs ko. Marami pong salamat sa panunood nyo and sa oras na binigay nyo po para panoorin po yung video na ito. Kita-kits po tayo for my next video about po kay Finbro. Repayment naman po yun via GCash. So, thank you po. Bye-bye po. Marami pong salamat.